Series na pag-share sa inyo tungkol sa prayer, because next year, ang gusto ng Panginoon is we don't stop praying and we don't stop in proclaiming. Okay? Kailangan magpapatuloy tayo sa proklamasyon by evangelizing the Philippines and the rest of the world and also prayer. So ito po ang pinaka-direksyon ng Diyos na gusto sa atin sa susunod na taon. Kaya ho, inuumpisahan ho natin ito. This is the vision of God and this is the goal of God that He has impressed in my heart. Now, let's just make a review. Atin pong sariwain yung mga natutunan natin. Nalaman natin that prayer is in partnership with God's will. Ano po ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos para sa atin is God wants to bless us. God wants to increase us. Ang gusto ng Diyos ay tayo po ay pagpalain, pagalingin tayo kung tayo may sakit, deliver us and prosper us. But unless we pray, hindi po ma-implement yung kalooban niyang yun. So He comes in partnership with us. Amen. At ang tungkulin ng Diyos, ibuhos niya ang pagpapala sa atin. Gusto niyo bang ibuhos ang pagpapala ng Diyos sa atin? Okay, may tungkulin tayo doon para mapa sa atin yun at para mapapunta sa ating bansa. Ano po yun? Pananalangin. Amen. God decides His will. His will is to heal you. His will is to make your life more abundant and fulfilling. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. He wants to bless us. But yung will na yun can only be implemented when we pray. If you don't pray, wala pong mangyayari. Amen. So that's the first thing that we've learned. We are in partnership with God. Yung mga limited things, because we are human beings, limitado tayo dito, na hindi natin kaya, eh, kaya ng Diyos. Kaya nga sabi niya, what is impossible with man is possible with God. Amen? We have a partner up there. Ang Diyos ang kapartner natin. Yung mga bagay na hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Wala pong mahirap sa Diyos. Amen? Amen? Napakatipid yung sa palakpak ngayon. Hallelujah. Bigay yung lahat sa Panginoon. Natutunan din natin na ang pananalangin, kapag ka nagsimula tayong manalangin, ang unang nangangatog sa takot ay ang demonyo. When we pray, Satan becomes our slave. Nagiging alipin natin si Satanas, hindi tayo nagiging alipin niya. Pag hindi tayo nananalangin, it's the other way around. Pero sabi po dito na napag-aralan natin that when we pray, Satan becomes our slave. Alipin natin siya. Amen. Hindi tayo napapaalipin sa Kanya. And then, we also found out na ang ating problema, bakit hindi tayo nananalangin, ay sapagkat ang pinaiiral natin ay yung sigaw ng ating laman. No? Gusto nating manalangin deep inside us, pero yung laman po natin ay sumisigaw. Ayaw kong manalangin. Pero yung sa loob natin, yung espiritu natin, kung tinanggap niyo si Jesus Cristo, ay gustong-gustong manalangin. Lalo na ho kung kayo ay tumanggap ng banal na espiritu at kayo nakakapagsalita sa iba't ibang wika, no, yung praying in tongues na sinasabi. Ito po ay ang desire ho ng Holy Spirit na nasa atin ay tayo po ay makapanalangin tuloy-tuloy. Naintindihan niyo po ba? Andiyan pa ba kayo? Now, tignan po natin yung napag-aralan natin sa Job chapter 21 verse 14 to 15. Kadalasan, ang isang tao na may problema sa pananalangin ay kanyang sinasabi sa kanyang sarili, at itong attitude niya, sinasabi niya, kaya niya ayaw manalangin, sinasabi niya, anong mapapala ko dyan? What will it profit me if I pray unto God? Job chapter 21 verse 14 to 15. Napag-aralan na po natin yan. We're just having a review. And in Job. Okay, Job. This is our job to pray. Okay. Job. Job 21 verse 16 to 17. Pakinggan ito. Sabi po dito, when we stop praying, our candle will go out. And when it goes out,
Yung candle natin mamamatay, yung ating ilawan ay mamamatay pag hindi tayo nanalangin. Pag hindi tayo nanalangin, yung liwanag ng Diyos ay mawawala sa atin. Ano mangyayari? Ang papalit ay kadiliman. Pag pumalit yung kadiliman, we will be in trouble. Sorrow will come. And that's what is found in the Bible. Sa Job chapter 21, verse 18 to 19, ang hindi nating pananalangin ay makakaapekto sa ating mga anak. You don't want your children to suffer. Amen. If you're a good parent, hindi ayaw niyong magdusa ang ating mga anak. But the Bible says, ang Diyos ang nagsabi, hindi ako, hindi tayo mananalangin, kawawa naman yung ating mga anak, mapapadamay sa ating katamaran. Hello? Okay, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, manalangin na tayo. Kawawa naman yung mga anak natin, ano? Amen. Now, marami nagsasabi, eh kaya kung hindi ko makapanalangin, Brother Jonathan, eh, mahina ako. Hindi ho kahinaan ang hindi pananalangin. Prayerlessness is not a weakness, but it is a sin. And therefore, if it is a sin, dapat ibigay natin sa Panginoong Jesus. Sabihin natin, Lord, hindi ko kaya manalangin. Ayaw nung lamang ko. Ilang beses ko nang trinay. Ilang beses na I end up reading the newspaper and watching the TV. Di ba? Instead of praying. Or I end up, you know, nagchichismis ako sa kapitbahay rather than praying. Lord, talaga tulungan mo ako. Mahina itong lamang ko. Amen. Kinakaladkad ako sa mga bagay na ito. Now, bakit daw ayaw manalangin ng tao? Sabi po sa Job chapter 15 verse 4, the reason why we quit praying at we don't pray always is we don't fear God. We don't give regard to God. We don't fear Him. Sabi po, when we restrain prayer, it is because we don't trust Him. Yun ang attitude natin. Ano mapapala ako sa panalangin? Ha? Amen. But I tell you, when you pray, naku, malaking mapapala mo. Sabi mo sa katabi mo, pag nagsimula tayong manalangin, malaking mapapala mo. Amen? Amen. Malaking pagpapala mo. Amen po ba? Hallelujah. Now, when there is much praying, napag-aralan natin, kapag ka tayo'y patuloy na nanalangin, and we pray always continuously, there is much of the presence of the Holy Spirit. And when there is much of the presence of the Holy Spirit, He teaches us and help us with our weaknesses, our infirmity, yung ating hindi kaya sa pananalangin, siya ang kumukuha noon. He takes over and pray through us. Ang kinakailangan lang ng Panginoon is a willing vessel who will yield himself to the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. At sasabi niya, Lord, hindi ko kaya, tulungan mo ko. And God starts to pray through us by the power of the Holy Spirit. And when there is the Holy Spirit, there will always be much prayer. Pag nandun ang banal na Espiritu, ay parati mong gustong manalangin. Parati mong gustong manalangin. Amen. Hallelujah. Who wants to have the presence of God always in his life? Then ang ebidensya, you will always have the desire to pray. You always want to pray and you will pray. Amen. When there's the Holy Spirit, there is much praying. Praying also activates our faith. Ito po yung nagpapatakbo ng ating pananampalataya. And in order to please God, we must have faith. Without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11:6. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo malulugod ang Diyos. But if you want to please God, how many of you would like to please God? Then start praying, because praying will activate our prayer, our faith. It will make our faith to move. Amen. And lastly, last week, napag-aralan din natin that when we are praying, it's like breathing. Parang humihinga. Sino hong humihinga dito ngayon? Taas ang kamay, mga humihinga. Okay, yung mga hindi na. Sinong nagbabalak na hindi siya hihinga ng mga isang linggo? Taas ang kamay. Wala akong nagbabalak na ganun. Yung paghihinga, automatico sa atin. Amen po ba? Now, we say that prayer is like breathing. It's as normal as breathing. When
When you exhale, you exhale all the bad things, yung mga bagay na humahawak sa iyo, yung mga bagay na pumipigil sa iyo, you exhale it. And when you continue on praying, you inhale the atmosphere of God, and the presence of God will be there. God will envelop you. Kayo ay kukumutan ng kaluwalhatian ng Diyos when we pray. Amen.